This game number 3. Do your best and your fingers in Mobile Legends will do the rest, mga kaibigan. RRQ versus Onic PH, game number 3. Na tayo dito, mga besties. Pakilala lang muna natin ito. RRQ, Albert dito for this Lancelot. 824 for this Atlas. Bless naman for Valir, Skylar for this Johed, at Shosho for this Tams. Para naman sa Onic PH sa red side, oh my V para sa kanyang Cecilion. Si Dilar naman dito for the Yuzong and Wise for the Hayabusa. Jay naman for the tank na Cho and Iaknu para sa kanyang Kaja na offlane. Sigurado yan. Yun, no. Also, this time mga tropa pips, maganda-ganda ang game number 3 natin. Pang ano na to, pang all-inan na, ladies and gentlemen. Meron tayong giveaway, 2,000 diamonds pagkatapos na itong stream na to. Kaya sumali kayo sa ating group na Just ML Battalion, okay, para makasali kayo sa ating pag-giveaway doon. Pero eto na, back to the ball game, pero wala pa din. Back to the ball game muna tayo, medyo malamig pe, pero gustong gawin dito ng Onic PH, kumanin lahat ng pwedeng kuhanin, mga kaibigan Besiwap. And ngayon tayo makakita ng tank na Cho, and Jay ang hawak nito, alam naman natin yung capability ng isang Cho. And syempre yung damage din ni Yuzong dito sa bottom lane, Skylar, nararamdaman nga naman yung kayang ibigay, and mukhang pupuntahan pa ni Bliss. Si Bliss kanina pa sa kanila pa sa akin to si Bliss eh. Oh, diba? Tama ka dyan, Kuya Herb. So this time tingnan natin how are they going to make these things around. Ito si Bliss, Valir ng Valir lang din naman. May nakikita tayo na magandang performance, pero minsan kasi din ang dali lang patayin din ng Valir pagka nami-misplace o na-out position siya. So that's gonna be the crucial for this RRQ. Eto na. Op, Hayabusa for na. Ah, pinang-clear lang. Clear lang. Para mas maganda nga naman yung laban. And habang may nangyayari dyan, yung mid lane, naklapan pa nga din dito. Napatay pa yung isa sa kanila. Pero tingnan natin kung si Jay kung makakapitas nga ba ng isa. Pero Wise will go down. 1-0 agad in favor of RRQ. Oh, nako po. Nakakuha agad ng first blood ha. Medyo ginulat na agad tayo dito ng Team RRQ. Kami yung magpe-predict ng game number 3. Si Jay dito level 3 pa lang din, mga kaibigan. So for this tank, Cho pala ang papakita sa atin dito. So makulit yan ha, pag tank Cho. Nako, sakit sa bangsa. Makulit tsaka makulat. And Iaknu dito, nag-connect ang Divine Judgment pero nakapag-leaker out lang naman si Bless. Tingnan natin kung papasukin nga ba ni Albert. Sinaksak si Jay. Patay agad dito. May waste pang ang natira. Shadow kill naman ang kanyang naibigay. Pinagsaluhan ng apat dito. Fatal Links nag-connect sa drama. Tingnan mo yung damage sa kanyang ibibay. At ayun, nag-bye-bye ang isang player dito. Binigay na. Tapos nag-bye-bye. Iaknu yung susunod pa nga nila. And RRQ for the game number 3, talaga namang agresibo. Oh, mga tropa pips, na opo, 4-1 kaagad ang ating score, early 3 minute ka, kasi kaalabas pala ng turtle, pero makakahawakan nila yung early stage ng game, papakita nila online ang Lancelot dito. Ganito, kaya di namin mag-Lancelot, kumbaga, di ba? Oo. Na opo, tuloy-tuloy na ngayon. Uy, pero munti kang pang makuha, Dealer dito, pero naging maganda kasi for the Fatal Links or the Atlas, yung nakuha niya yung dalawa agad. And nahirapan agad yung core ng Onic PH na makabawi. Kasi 0-2 na siya eh. 0-2 na siya. So, sa ngayon, ang kailangan nilang gawin is steady Bugatti lang. And abangan nila yung mga tamang mga positioning dito. Pero yan na nga, shadow kill na ibigay. Pinagsaluan ng dalawa, pero out na lang din ang isang Hayabusa dito. Kasi nanganganib din siya dun eh. Pero si Jay and si Iaknu ang magkasama dun sa top lane. Napakahirap nga naman patulan yan. Mage na nga dyan. Tapos may tank na Cho na talaga namang mananakap pa. Kaya nga, Kuya Herb. So, this time mga bestiwap, taghirap muna siyempre sa early stage ng game natin ang mga tropa natin dito sa Onic PH. And now for this RRQ, they're doing their very best na maging dominante for the early stage. Para mabigyan din ng space itong kanilang Lancelot, mga besties. Pero ito na, naku po, sa top lane, babasag na. Yung top lane, medyo, advance kasi si A24 eh. Mm-hmm. Ayan yung tank nila kanina pa, para sa akin, I really commend the tank of RRQ. Kasi hindi niya talaga, binibigyan niya talaga ng vision yung tropa niya, and hindi niya pinapabayaan yung mga ka-team niya. And itong bottom lane, si Skylar, mukhang pupunguin ng apat, mga kaibigan, na Way of the Dragon, binigay na lahat ng kayang ibigay, pero matagalan pa nga yung Onic PH dito, 824 mukhang babackup and bless, pero wala naman damage yan eh. Sustain lang yung kaya nilang i-provide. Actually, pwedeng kuha nila Onic PH. Naiwan sa dreams si Kuya Dilar natin. Kuya Herb, ayun pa, chinook slumper, may flicker out lang din. Ladies and gents, 40 is a good escape para kay Kuya Dilar. Parang binay time niya lang din yun, no? Para gamitin siguro din yung ulti saan niya. At least makita nila na, teka lang, binibait-bait ko lang kayo. Ang problema nga lang, nabibigyan din ng space tong ano, itong tamo sa top lane, no? Child Lancelot dito, libre gala. Napo-focus sila na, no? Napapareact yung Onic PH sa
sa ginagawa ng ano ng RRQ. Parang ano, parang nahihirap, parang yung rotation nila nababasag. Tumaayon yung rotation for the RRQ. Nababasag yung rotation nila, tama ka dyan Kuya Herb. Pero eto na, Way of the Dragon ginamit na lang din. This might be the casualty for the third kill ng Team Onyx PH. Gusto pa man damay, pero it's a no, 5-man team pala. I mean, 5-man engagement ang ginawa dito ng Onyx PH. Na ako po, eto, gusto pa yata talaga. Ooh. Umaayon na sila ngayon eh. Kumbaga, ang nangyayari, gusto ng RRQ na ganun yung gawin nilang rotation, which is ginagawa naman ng Onyx PH ngayon. Kaya medyo nahihirapan nga naman sila dun sa nangyayari. And namamaximize nung Lancelot yung kalakasan ng early stage of the game. And yung Joehead pa dun sa bottom lane, which is nakakuha na ng Heptasis dito. So kahit sino pwedeng makatapat yan eh, talaga namang pagbibigyan yan mga kaibigan. Pero si Jay nangungulit pa rin naman, talagang hindi pa rin papatalo. Sa umpisa lang yan, sabi dito ng Onyx PH. Pero Wise dito, susubukang labanan ang Socio. Medyo wala pa rin naman masyadong damage, pero Calamity Reaper para doon sa isang kaja doon sa top lane. Pero Dilar, laban kay Skylar, medyo masakit nga naman yung damage na tinatanggap niya doon. And kailangan niya mag-ingat sa mga bagay-bagay. Pero si Jay, papasok pa din daw. Si Albert ang nahuli, pero na-dodge lang naman yung knock-up na yun. Ako po, si Wise. Si Wise mukhang lalaban pa din. Ito pa. Nako po. Ito na ang dragon ni Kuya Dilar. Napakalaki naman. Pero ito si Socio sa bilang banda. Si Wise wala ng buhay. Running out of life. Tuloy ang boxing. Here comes a jumpable force. Mga kaibigan. Napag-flip. Apo set up play naman din dito. Para isang atas with a triple kill pa. Maniac pa nga doon mga kaibigan. Ito na. Pag savage ba mga besties. Pero no. Hindi. Ako sa savage. Winning is the main factor here, the main objective here. So, nako, eto na, rektahan na push yata ang papakita dito. Nako po. Ganda ng setup na ito for the Way of the Dragon na ibigay na nga rin dito kay Bless. Pero tingnan natin kung makakatakas nga ba dito, pero hindi. Patay pa rin siya, pero objectives pa rin. Yung RRQ, wala silang pakialam dun sa kayang bigay. Pero Jay will go down. Medyo makulit ka, Jay. Yun, nabigyan si Jay dun sa top, sa mid lane. Ladies and gents, mukhang Ganda ng laban ng RRQ Onyx PH. RRQ for the first 7 minutes, maniac ang pinakita niyo dito, knowing the fact na assassin yan, site niyan, top farmer siya ngayon. 6,500 Kuya Herb. Oo, malaki talaga yung pera dito. Wait lang. Oo, napaganda ang abante kaganito. Compared sa Hayabusa, 3.5k pa lang. So kailangan magano pa dito, mag-ipon-ipon pa ang isang Kuya Hayabusa natin. Oo. Nako po. So, 6.9k yung pera nung Lancelot. Medyo masakit na rin talaga yung mga damage na kaya niyang ibigay dito. And speaking of damage, napilitan si Dilar na magan yung dragon. And mukhang lalaban pa rin. Mukhang mananakap niya nga ba. Nakataka si paring Albert dito. Pero mukhang ayun yung isa nakita nila sa top lane. Fatal Links has been connected para dito. Nakap naman para kay Jay. Pero uy, Way of the Dragon din ang naibigay. Nakabawi, 2-for-1 mga best 2 up. Ito pa, another one. Dilar trying to escape against these two heroes of RRQ mga best 2 up. Pero yun nga lang, it's never been too late. Here comes the backup. Socio has been taken down. Pero yun nga lang, Yaknu ay patay din. Ladies and gents, tuloy pa ang boxing. Ito na, nakupo, gusto pang mandamay. Si Dilar wala ng buhay. 2-on-2 pero disengage na lang din. Ganda ng mga knock-up ni Jay dun ha. Sobrang ganda ng mga knock-up niya dun. Talagang crucial yung knock-up niya. And nakapagbigay ng damage yung mga tropa niya. And si Dilar, gigil na si Dilar na patayin yung Lancelot. Yun lang yung puntirya niya eh. Dun sa apat na players or dun sa tatlong players na nakalaban niya sa bottom lane, isa lang yung puntirya niya. Yung Lancelot lang. And naging successful nga naman yun for the Onyx PH. Malupetsu ang ano. Ang perfundit. Ayun pa, another one. Grabe yung panghulib ginagawa dito ni Kuya Jay. Pero buhay, ang bata. Naku po, si Wise pinilit. Uy, yun, yata. Yalo, Diyos ko, sakit nun. Naku po. Nanggigil siya dun, ha? Nanggigil siya dun, Kuya Herb. Kita mo ba yun? Talagang pinasok mo sa ano, sa likod ka. Nagpansyado siya, baka kasi pwedeng mamatay. Pwede naman talaga mamatay. Nakapagbigay lang ng ano, si Retert dito si ano. Si Valir kaya na itulak yung mga kalaban niya. So imbis na maging maganda for the Team Onyx PH, naging negative pa yun para sa kanila. Pero si Jay, I really commend Jay sa kanina pang pangungulit dito. Kahit may damage yung mga kalaban, wala siyang pakialam. Way of the Dragon na ibigay na naman dito. Tignan natin si parang Dilar kung papasok na rin. 5 laban sa 4. Skylar nag-aabang lang sa gilid pero patay na agad yung Bless. Si Dilar gigil na to. Mukha pa si Albert lang nasa mata niya eh. Eka makulit ka, kanina ka pa nagigigil na kami sa'yo. Pero iyak no mukhang gustong kuhanin si Socio. No. Pero dito sa Onyx PH kailangan pa nila ng ano, ng onting space pa para kay Wise mga pag-farm. Ano pa muna?
ano pa, magtanim-tanim lang muna dito, magsaka, kailangan pa magsaka dito mga besties ng Hayabusa natin. 151 ang kanyang standing, naka-bounty hunter siya, so far nakikita natin hindi ganun ka-effective yung bounty hunter niya kasi hindi siya makakuha ng kill eh, so bali wala yung bounty hunter. Oh, nako, grabe nga naman talaga yung nangyayari ngayong game number 3. Pa lang ng BOD. Pero di, ewan ko ha, di ko sure, pero 8k gold lead din kasi yung ano eh, lamang ng RRQ dito eh. Eto na, yung Lord dito, ano kuha na sa Xbox basketball. Iba talaga si Jay dun, sir, kakaiba talagang gumalaw, pero si Dilar hindi papayag ng ganun-ganun lang, mukhang nakuha pa rin ng Lancelot, yung Sanctuary Lord, pero Albert dito, ayun na, si Dilar na yung bahala, mga kaibigan, kumapit kayo, eto na si Dilar, pero Jay na naman, nakap dito para kay 824, pero mukhang aagahan na grabe ng 1xph2, kailangan na nilang kuhanin yung mga ano objectives dito, kailangan talaga yun. Oo, grabe, nakita nyo yun, grabe din mag-chow dito si Kuya Jay. Pero yun nga lang, kinakapos lang yung Onyx Page pagdating sa damage output. So, ayun, ako po, yari, delicates na naman ata si Wise. Hindi. No. Nakita, kinakapos lang sa damage output kasi wala pang item yung Hayabusa. Siguro mamaya, pag may item na yung Hayabusa, tapos ganun pa rin yung performance ng Chow ni Jay. Tuloy-tuloy yan. Oo, mga comeback is real yan pagka ganyan. So, let's go. Kasi nadadudge ni Jay lahat eh. Lahat ng bagay nadadudge niya eh. Tapos inuuna niya nalang si Bliss eh. Kasi pag nawala nga naman si Bliss, mas mahihirapan yung RRQ dito. Tignan naman yung position ni pare nating Jay. Mukhang nakita na ni Dilar kung sino uunahin niya. Bliss, mag-bless ka muna kay Dilar. Mga kaibigan, nakap, hindi naibigay pero patay pa rin. Yung Kaja, doon niya sa top lane, nabigyan ni Skylar. Pero ito na si pareng Dilar na iwan sa Dreams. Tatlo kanyang kalaban. Sino nga bang makakatakas dito? Mukhang Dilar, mabubuhay pa. And yung top lane, nanganganib na. Medyo mga naka-super kariton pa yung mga tropa. Pero Injector na ibigay kay Dilar. Sumama pa dito. Si paring Jay, mukhang kaklapan nga ba ni paring Wise. Lalaban naman din. Pero hindi niya nilang tinuloy. Pero Dilar, buhay pa din. Wise, pumasok sa loob. Shadow kill nga naman para sa kanila. Apat ang kanyang kalaban. Naiwan si Wise. Medyo malalim para sa kanya. Habulin ni Skylar. Drake, itutok mo kay Joed. Yan. Matik yan, Drake. Napakaganda naman ng tutukan mo dyan. Pero Skylar dito, Wise, makakatakas. Makakatakas yan. Yung base. Tutok mo naman sa base. Tutok mo sa base. Ayun, topo. Tutok to win, mga kaibigan. Ayun. Nahila, sinabunutan Albert, mamamatay bound. Naku, buhay pa, wala long wave kill. Nalaban mga kaibigan, Onyx PH trying to defend by himself, Dilar lang. Naku po mga kaibigan, 17-9 ang ating score. Hold your base, hold your horses. Pero nirerekta na doon ni Albert. Naku po, Roy, naku yun na, dali. Oh, no. Mga kaibigan.